6,193. Yan ang pinakahuling bilang ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ng mga namatay ng nanalasa ang Super Typhoon Yolanda sa bansa. Pinakamarami natin, we have yung sa pinakamataas na bilang sa Region 8, na ito ay 5,902. Sumunod is Region 6 and then Region 7. Habang 1,061 naman ang itiniklarang mga missing o nawawala hanggang ngayon. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa bilang na inilawas ng NDRRMC. Isa na nga dito si Father Hector Villamil na siyang parish priest ng San Jose, Tacloban City nang mangyari ang sakuna. Ayon sa kanya, mas makatotohanan ang mas mataas na bilang. Sino bang may gusto na mas mataas yung bilang ng casualties? Yung nagbilang, yung nag-report doon sa parokya namin, umaabot almost 2,000. Yan sa parish lang namin. That's comprising barangay 83 hanggang barangay 90. Magugulitan agad na sinibak ni Pangulong Aquino ang noon ay Region 8 Police Director na si Elmer Soria dahil sa kanyang pahayag sa media na aabot sa 10,000 tao sa Region 8 pa lamang ang namatay. Ang pahayag noon ni Soria ay hango sa kanyang pagtatansya at paunang report ng kanyang mga tauhan. Magmula nga po ng masibak si General Soria ay inako na ng NDRRMC ang paghahayag sa bilang ng mga casualties. Pero ang sistema nang umabot na po sa higit na 6,000 ang bilang ng mga patay ay mistulang huminto na sa pagbibilang ang NDRRMC. Makalipas ang 2 taon magmula ng mangyari ang sakuna, nakakahanap pa rin ng mga bangkay na sinasabing biktima ng super typhoon. Sa katunayan, dito lamang Miyerkules, ika-4 ng Nobyembre, isang bungo na naman ang nakita sa barangay 87. Sa tingin namin, babae, dahil nga doon sa bungo, may malapit na bra doon. And then may sapatos ng babae. Yun lang naman ang palatandaan namin pag nakakuha kami ng patay, yung mga underwear nila. Maging sa kalapit na barangay Paraiso ay nakakakita pa rin ng mga bungo at kalansay sa kanilang lugar. Last April, clearing operation po namin, nag-salvage po kami ng mga dead mangroves. May nakuha kaming mga bungo at saka buto ng tao. Ngunit, inilibing na lamang nila kapitan sa kanilang lugar ang mga nahanap na labi. Matagal makuha ang mga bangkay, wala na mga ahensya na in charge. Ang mga kwentong ito mula sa mga barangay sa Tacloban City ang nagpapatunay na hindi na nga inaalam pa ng NDRRMC ang tunay na bilang ng mga casualties at mga nawawala hanggang ngayon. Hindi sila seryoso sa pagpapalabas ng totoong bilang at wala silang pakialam dun sa ilan nga ba talaga ang namatay. Alam po natin na kapag may na-i-report na nasawi, kailangan pong i-validate ng NDRRMC at ng DOH. So hindi po sapat na sinasabi nating meron po kaming nakitang katawan. Any calamity, we have to make sure na na-identify po yung body at nagkakaroon po tayo ng DNA testing para sa ganyan. Hindi po kasi po pwedeng magpabara-bara ang pamahalaan at sinabing magbibilang lang. At paano nga malalaman ang totoong bilang ng mga namatay at nawawala eh wala namang ginawa na official census ang pamahalaan sa bawat lugar na tinamaan? Walang formal siguro, pero may iba naman na may certain barangays dati na nagsabi sila nagpalista sila. Meron mga ilang lugar, no, dahil sa bagyong Yolanda, nasira ultimo yung kanilang mga city hall, municipal hall, kung saan doon nakatago, no, yung mga reports kung sino-sino ang mga residente ng isang lugar. Nagpunta tayo doon sa ground, no, ng ating mga officials para ma-re-establish nga ang mga records na ito. At maging ang mga sangay ng pamahalaan na inaatasan sa pagkuha ng mga bangkay, pag-record sa mga ito at pagkuha sa kanilang pagkakakilanlan o DNA ay nagtuturuan na sa kanilang responsibilidad. Parang na-lift na po sa atin, pero kung may tawag po tayo, siyempre hindi naman natin pwedeng i-deny na kunin yung bangkay nila kasi yung mga tao rin dito nakasanayan na tatawag sa bombero para kunin po yung bangkay. Opo. So ganun po yung nangyayari, pero at the same kung pa rin, dinadaan natin sa proseso, ipina-inform natin sa SOCO, tapos sa NBI po. Ngunit ang aming puntahan ng NBI, July 23, 2014 pa ang kanilang huling record, habang ang SOCO naman ay mas maaga pa sa kanilang paghinto sa kanilang pagsusuri sa mga bangkay. Ito ay Pebrero 2014. At eto pa
ang kapansin-pansin na hindi pagiging tugma ng mga datos mula sa NDRRMC, Office of Civil Defense Region 8 at maging lokal na pamahalaan. Ilan ba talaga ang namatay sa pagkakupit ng Super Typhoon Yolanda? Gaano ba talaga karami ang nawawala at bakit mahalaga na malaman ang totoong bilang ng mga ito? Panoorin ang buong report bukas sa Filon ngayon, Sabado, 3:45 p.m. pagkatapos ng ipaglalaban.